Sa video na ito, pag-usapan natin ang estuaries and intertidal zones for Science 5, Quarter Number 2. Hello everyone, Sir Z once again for another science lesson discussion online dito sa Sir Z TV Teaching Transform, where I don't only do teaching related topics but also teacher related discussions as well. But of course, tulad ng dati, lesson muna kasi syempre may mga estudyante akong kailangan suportahan, and of course makakatulong din ito sa inyo na hindi po estudyante. Why not, diba? Hopefully meron kayong mapulot na makakatulong sa inyong pag-aaral ng inyong mga modules dyan sa inyong mga bahay-bahay. But before we proceed, I would like to invite you guys to hit that like button, share, subscribe, para naman marami tayong matulungan, because the purpose of this channel is to help and to teach, yung nga, train at saka mag-transform ng lives. Yung transform part ay yung mga vlog topics, pero teach, ito ay yung mga lessons na kailangan yung pag-aralan sa inyong mga modules. Alright, so let's start with our topic, estuaries and intertidal zones for Science 5 learners. Okay, this is for quarter number 2, at ang reference natin ay module number 6, for weeks 5 and 6, depende sa kung anong week kayo mag-aaral ng ganitong topic. So let's go ahead and start. So for our reference, this is going to be our material which is available from DepEd Commons website. Ang title nito ay Quarter 2 Module Number 6, Estuaries and Intertidal Zones. So what are estuaries and intertidal zones? Pag-usapan muna natin, of course, yung una, which is estuaries. With the definition, The tidal mouth of a large river where the tide meets the stream. Okay? So, pag sinabing tidal, ito ay yung pag-agos ng tubig. So, it's nasa bibig ng mga ilog ang mga estuaryo. Don't you worry, meron naman tayo mga picture para mas madaling maintindihan ang ating mga words. So, an estuary is an area at the end of a river, tapos dun sa dulo niya, papunta doon sa karagatan. That is in between land and the ocean sea. Alright? So, nasa pagitan ng lupa at saka ng karagatan. Yung nasa gitnang yon, yung papasok na yung tubig ng dagat papunta sa loob ng lupa, yung point na yon kung saan pumapasok, yun yung tinatawag na estuary. Nasa Tagalog ay estuaryo. In estuary, sabi niya dito, fresh water from a river, okay, yung body of water na nasa loob ng land, river yon, fresh water kasi galing sa loob ng lupa, ay nagmi-mix ng salt water mula naman sa karagatan. Okay? Kung saan sila nag-mix, saan sila nagkita, yun yung estuary. Creating water that we call brackish. Okay? Kapag naghalo ang fresh water mula sa tubig na nandun sa kalupaan at ang maalat na tubig mula sa karagatan, pag naghalo yon, ang tawag natin sa timplang yon ng tubig ay brackish. Okay? So, ito ang mga example ng ating estuaries. Kung mapapansin nyo, nasaan yung aking mouse pointer? Ito yung karagatan. Ito yung estuaryo. Yan. Alright? Itong mga yan. Yan ang ating estuaryo. Kung saan yung tubig dagat na pumapasok sa lupa at yung tubig na fresh mula sa mga ilog na papalabas ay nagkikita silang dalawa at naghahalo. Sa point na yan, yun yung tinatawag na estuary. Ito, na low tide siya, kaya ganyan. Itong parang natuyuan. Pero ito yung estuary. Ito rin siya, yan. Okay, yung tubig dagat, papasok. Tapos, hahalo sa tubig na nandoon sa kalupaan. Magkikita at yun ang tinatawag na estuary. So sa estuary ay meron tayong dalawang factors or mga bagay-bagay na nakakaapekto doon. So meron tayong biotic factors at meron din tayong abiotic factors. Napag-aralan nyo na yung tungkol sa biotic and abiotic, di ba? Pag sinabing biotic, ito yung mga living things. Abiotic naman ay mga non-living things. Dito sa ating definition na to, pag sinabing biotic factors, these are the living components in an ecosystem. Ano ba yung mga nabubuhay or buhay na mga bagay? So, nandyan yung mga plants,
nandiyan yung mga animals, at nandiyan yung mga microorganisms. Wala yung tao dyan, of course. Kasi ang pinag-uusapan natin ay yung environment, yung ecosystem, yung natural na hindi pa nasisira o naapektuhan ng tao. Kaya nga, plants, animals, at saka microorganisms lang ang ating example ng mga biotic factors. Pag sinabing animals, nandiyan of course yung mga lumalongoy, lumalakad, umaakyat, at saka lumilipad. So, examples nito ay mga mangrove trees or yung mga puno at halaman na tumutubo sa mga lugar na may tubig alat, at saka migratory birds, yung mga lumilipat-lipat na mga ibon at mga small fishes at iba pa, of course. Examples lang naman yung mga sinabi ko. Ano naman yung mga abiotic factors or yung mga non-living components, yung mga hindi buhay na nakakaapekto sa ecosystem ng estuary? Itong mga ito nakakaapekto sa mga organisms na nandun. Kasi nga, syempre kung mainit, malamig, maalat yung tubig, fresh yung tubig, maganda yung lupa, mabuhangin yung lupa, so nakaka-apekto yung mga yan. So ano yung mga abiotic factors? We have water waves or yung alon ng tubig. Kasama din yung pwersa ng pag-alon. Water salinity. Pag sinabing salinity class, ito yung level ng salt. Okay? Kung matapang ba yung pagiging maalat niya or mababa yung pagiging maalat niya. Temperature, yung lamig at init. Amount of sunlight, kung gaano karaming sunlight ang nakakapasok or available doon sa lugar na yon. At saka yung type ng soil, kasi syempre involved yung tubig. So basically, hindi tulad dyan ng lupa na nandyan sa bahay natin. Okay, nandyan yun mga bato-bato, buhangin, putik. So mga type ng soil ay nakakaapekto sa mga organisms na nandyan, kaya siya ay parte ng abiotic factors. Pero pag-aaralan natin mabuti yan, hindi na natin pag-uusapan yung mga abiotic factors, ha? Kasi alam nyo naman na yung mga yon tungkol sa halaman, animals, microorganisms. Pero pag-usapan natin yung abiotic factors, kung bakit ito nakaka-apekto sa mga estuary. So, abiotic factors number one is the waves. It is the movement on the surface of the water. So, yung alon, yung current, yung lakas, at saka yung high tide, low tide, yan, nakaka-apekto yung mga yan. Siyempre, pag nag-high tide yan, di ba, parang lilipat yung mga animals and creatures na humihingal sa hangin at dumadami naman yung mga kaya dun sa ilalim ng tubig. Pag nag-low tide naman, lilitaw naman yung mga animals na nasa ibabaw ng tubig at dadami yung mga tutubo. Diba? Pati yung lakas ng alon ay nakaka-apekto kasi siyempre, nakakatangay ng lupa, nakakagawa ng putik, nakakapag-iwan ng buhangin, so yung mga ganon. Strong forces, movement that organisms must learn to live with. Alright? Siyempre, pabago-bago yan eh. Pabago-bago yung parang presensya at puwersa ng tubig sa mga lugar na ito. Kaya kailangan masana yung mga organisms dito, both the animals, the microorganisms, at pati na rin yung mga aquatic animals or yung mga marine animals na palaging lumilipat-lipat dahil umiiba-iba ang galaw ng tubig dyan sa estuary. Salinity naman is the amount of salt in the water. So pag sinabing salinity, ito yung dami ng salt doon sa tubig na nandyan sa estuary. So the combination of seawater and freshwater sa estuary is tinatawag na brackish water. Or brackish lang. Water naman talaga yung pinag-usapan natin. So brackish. Brackish ang term pag naghalo ang maalat na tubig mula sa dagat at saka yung fresh water mula sa bodies of water sa kalupaan. We now go to temperature, level of hotness or coldness of the water in the estuary. Siyempre, merong mga organisms, plants or animals man yan na mas gusto yung warm, meron naman yung mga mas gusto yung malalamig. Hindi lang water temperature, kundi yung paligid na mismo, di ba? So, it differs because of the tides and amount of sunlight. So, nagbabago ang temperatura sa estuary kasi nga nag-high tide, low tide. So, lumalamig, naging warm, naging mainit, depende sa tide, high tide, low tide, at sa dami ng liwanag ng araw or init ng araw na nakakapag-penetrate or nakakapagbigay doon sa lugar na yon. Sunlight. So, nakaka-apekto yung sunlight sa temperature kanina, but for specific description, estuaries are conducive for photosynthesis because of shallow depth. Ano ibig sabihin nun? Ang sunlight, naalala nyo naman, di ba? Ang sunlight ay isa sa mga
factors na kailangan para makapag-photosynthesis ang mga halaman. Ang ibig sabihin ng photosynthesis ay paggawa nila ng sarili nilang pagkain, which is sugar na glucose, okay? Gamit ang sunlight, ang water, carbon dioxide, at saka mga nutrients na makukuha ng mga halaman. Dahil mababaw lang ang tubig sa estuary, kasi nga ito yung parang daanan ng tubig mula sa dagat na dudugtong sa ilog dun sa gitna ng lupa. So mababaw lang yung part na yon. Very active role ng sunlight doon kasi nakakapag-photosynthesis ang maraming halaman doon. Kasi kung nakalubog yun, di wala ng halaman doon, di ba? So dahil mababaw lang yon, kayang tumubo doon ng mga halaman at puno. At nakakatulong doon ang sunlight. Type of soil varies depending on the strength of the waves and kinds of rocks present. So depende daw ang uri ng soil or lupa doon sa lugar ng estuaryo, depende sa lakas ng alon. Siyempre kung malakas ang alon, either magbibigay siya ng itatangay niyang mga bato, buhangin, putik doon, or magtatangay siya, manghihila siya, yun na nga yung tinatawag na erosion, di ba? Kapag nagtangay siya, siyempre matatanggal yung mga lupa-lupa putik, may iwan yung mga bato-bato buhangin, so nakakaapekto yon sa type ng soil. Yung tubig nakakaapekto sa uri ng lupa na nandoon. Pabago-bago rin kasi nga high tide, low tide, malakas na alon, mahinang alon, so nagbabago lagi ang uri ng lupa sa mga estuary. Some areas are full of rocks. Meron daw mga lugar na estuaryo na puro bato. Meron naman mga puro buhangin. Meron naman mga puro pebbles. And clay, of course. Ano na nga ba Tagalog ng clay? Nakalimutan ko na. Basta clay, alam nyo na yun. Alright? Topsoil composed mostly of peat. Yung ibabaw na layer, okay, ng lupa. Ano yung peat? Yung peat, sabi na dito, salt crust. It's not salt crust. Kasama yung salt crust or yung mga asin-asin. Pero ang peat kasi is yung parang lupa gawa sa mga nabubulok na parte ng halaman. Okay? So yun yung peat. Making the soil acidic that affects plant survival. So dahil sa mga nabubulok na halaman na yan, na nahaluan ng mga asin, nagkakaroon ng pagiging acidic yung lupa. Kaya merong mga halaman sa estuary na kung kaya yon mabubuhay siya, pero meron naman mga halaman na hindi kaya yon, kaya hindi siya mabubuhay doon. At meron din naman mga halaman na nakakapag-adjust. Hindi lang animals, hindi lang humans ang marunong sa adaptation, pati mga halaman nakakapag-adjust din. Alright? So, types of soil, yun ang estuary. Actually, ang estuary is yung more on general view na eh. Kasi ang intertidal zones ay estuary rin actually or may kinalaman sa estuary. But this one, i-divide na natin yung iba't ibang uri ng areas kung saan nagkikita ang lupa at ang dagat. Okay? Yun ang intertidal zone. Ano ba ang intertidal zone? Base sa definition, ang intertidal zone ay tinatawag din foreshore or seashore. Dun palang alam nyo na. Ang ibig sabihin ng seashore ay baybayin. So, ang lahat ng uri ng baybayin ay tinatawag na intertidal zones. Pero, pag sinabi kasing baybayin, parang beach ang nasa isip natin. Of course, kasali yon. Intertidal zones din ang mga beach kasi nga, ang intertidal zones ay yung point kung saan nagkikita ang lupa at ang tubig dagat. Pero, meron din mga lugar na hindi beach kasi nga, mababato sila or may mga punong nabuo. So iba-iba, basta nagkikita ang tubig, dagat at ang lupa, ang lugar na yon ay intertidal zones. It is second bullet tayo, known as areas where land meets the sea between high and low tide zones. Coastal areas or space of the ocean between the high and low tide lines. Imagine the high tide line as the upper limit and the low tide line as the lower limit. Ito yung sinasabi kong illustration para mas madali nyo maintindihan nasaan ba ang intertidal zone. Imagine ninyo na itong puting ito, nasaan yung aking araw? Yan. Ito yung lupa. Yung darker blue, ayun na yung talagang malalim na part ng dagat. At yung light blue ay yung mga nasa ibabaw na tubig dagat papunta sa lupa. So ano ang intertidal zone? Kung ito ang point ng high tide or kung saan mataas na talaga yung tubig, yan yung pinakamataas niyang naaabot. At pag nag-low tide naman, ay ito naman yung point kung saan pinakamataas na naaabot ng low tide
Yung space na nasa pagitan ng dalawang yon, yun yung tinatawag na intertidal zone. So, naintindihan ba? Ibig sabihin, di ba, nag-high tide ang tubig, naglo-low tide. So, ibig sabihin, ibang nagpapalit-palit ang naaabot ng tubig. Pag nag-high tide, malayo yung maaabot niya sa lupa. Pag nag-low tide, bumababa yung tubig na may na-expose na lupa. Yun yung intertidal zone. Yun na-expose na lupa kapag nag-low tide. Okay? So, pwedeng beach yan or pwedeng ibang parte na mabato. Pwede rin naman yung nasa sa gilid ng cliff. Okay? Yung parang bundok na bato tapos may tubig sa tabi niya. Pwede rin yun. So, lahat yon ay intertidal zone. Yung naaabot ng high tide at pag bumaba yung tubig, low tide, yung na-expose at nasasakop na lupa or space, yun yung intertidal zone. So, often have rocks, sand, or mud that is underwater at high tide and above water at low tide. Of course, may mga bato, buhangin at saka putik yan na nakalubog daw pag high tide pero lumilitaw sila kapag naka-low tide. Rock pools are common on some shores. Bakit? Kasi syempre pag nag-high tide, aakyat yung tubig. Pag nag-low tide, bababa yung tubig. Pero may naiiwanan sa mga butas-butas. Kaya nagkakaroon tayo ng mga parang natural swimming pool sa gitna ng intertidal zone. Kasi nga hindi nakatakas yung naiiwanan tubig sa gitna. Often home for various species of crabs, shellfish, shallow water fish, and many other animals. Ito ang mga example ng ating intertidal zone. Sabi ko nga sa inyo, iba-iba. Merong parang beach na maayos tulad nito. Of course, may mga lumot-lumot tsaka mga bato kasi nga lumulubog yan pag high tide. At meron din na mga mababato. Meron din naman super mga mababato dahil nga ang taas ng high tide. Tapos ang super baba ng low tide kaya ang laki-laki na na-expose na intertidal zones. At meron din naman mga side ng cliff or yung mga gilid ng parang pabundok. Umaangat ang tubig, bumababa ang tubig, sasakop ng pag-angat at lumilitaw pag bumaba ang tubig. Yung area na yon ay intertidal zones. At meron din namang super mababato talaga mga beaches na alam naman natin. Meron mga beach na maganda, di ba? Buhangin. At meron din tayong mga beaches na parang puro bato-bato ang nakikita natin. So again, yun ang intertidal zones, yung natatakpan pag high tide at lumilitaw pag low tide. So from the module, ito ang example na makikita nyo. So yung unang picture dito ay high tide siya, pero kapag nag-low tide na, lumilitaw. So yung lumitaw na yon nung low tide at yung nasakop na yon nung high tide, yung lugar na yon ang intertidal zone. So, dito sa estuaries and intertidal zones ay may iba't ibang uri ng habitats. Ano bang ibig sabihin ng habitat? Ang ibig sabihin ng habitat is the natural home or environment of an animal, plant, or other organisms. Ibig sabihin, yung parang dito na talaga nasanay tumira ang mga organisms. Although nagbabago-bago nga ang itsura ng intertidal zone kasi minsan natatakpan ng tubig, minsan nakalitaw yung lupa, mga bato-bato, namuhay na ng normal ang mga animals, plants, and other organisms dito at nasanay na sila sa sitwasyon na yon. Kaya pag nasanay na ang mga animals at mga plants doon sa lugar na yon at nag-bloom na sila, namuhay na sila, habitat na para sa kanila ang tawag sa lugar na yon. Ang iba't ibang uri ng habitat sa mga estuaries and intertidal zones, meron tayong tinatawag na coral reefs, mud flats, salt marshes, rocky shores, at saka mangrove forests. Ano ibig sabihin ng mga yan at ano yung mga itsura nila? Alamin natin. So, itabi natin sila dito at magsimula tayo sa coral reefs. Take note, pag sinabing corals, di ba, parang yung mga mukhang magagandang halaman at bato-bato sa ilalim ng tubig, di ba? Yung mabababaw lang ha, kasi hindi kaya ng corals yung ilalim talaga ng dagat. Dito lang sila sa mabababaw kasi kailangan pa rin nila ng warm water or yung water na naaabot ng liwanag at energy ng sunlight. So, animals sa mga corals. Ang buong pangalan nila is actually coral polyps. So, nakikita nyo dito na parang kulay yellow. Yan sila. Coral polyps are marine animals that feed on planktons. Yan ang kinakain nila. So, again ha, ang corals ay mga animals, although mukha silang mga halaman.
Yan. Pero ito, magkakahalo na yan kasi may mga sponges dyan. May mga ibang uri kasi, mga classification kasi yan. Basta somewhere in there, dyan sa picture na makulay na yan, ay may mga corals dyan. Corals can't move, hindi sila nakakagalaw. Pero bakit dumadami sila? Dumadami sila because nag-multiply. Okay? Hindi sila nakakagalaw dahil kumakapit sila kung saan sila kumapit. Tapos forever na sila doon hanggang mamatay, pero dumadami sila. Tapos dumadami sila towards the sea. Okay, hindi pa balik, hindi pa side, kundi towards the sea. Kumbaga, kung ito yung dagat sa harapan ko, ako isang coral, ang magiging mga anak ko ay nandito sa harapan ko kasi sinasalubong nila yung dagat. Bakit? Kasi nga, ang kinakain nila ay plankton at hindi sila nakakakilos. Ang plankton ay mga organisms na nasa namulutang sa tubig, di ba? So, habang umaagos ang dagat, tubig-dagat, kasama yung planktons. Kaya nga, sinasalubong ng mga bagong corals. Dumadami sila pasalubong para makakuha sila ng mga planktons na paparating. Okay? Very good. So habang dumadami ang mga corals, ang tawag sa kanila, pag marami na sila sa isang lugar, ay colony. Calcium carbonate yung dahilan kung bakit sila magkakakapit. At kapag dumami sila ng dumami at nakagawa sila ng parang mga building sa ilalim ng tubig, not sa gitna ng karagatan, ha, kundi yung malapit sa baybayin, ang tawag sa mga building na yun ay coral reef. Yan na yung unang habitat. May tatlong uri ng coral reef class, advanced learning na ito. Ang unang-una ay yung fringing reef or yung mga coral reefs na malapit pa talaga sa baybayin. So kapag kayo ay pumunta sa beach at lumanguli-langoy kayo konti at nakakita kayo ng coral sa ilalim, yung coral reef na yon or yung mga grupo ng corals na yon ay tinatawag na fringing reef. So ang fringing reef, yung naunang picture dito, a fringing reef is a reef that forms around a land mass. So, ibig sabihin, nasa baybayin siya. Ngayon, kapag dumadami pa sila ng dumadami at abante sila ng abante sa karagatan, papalayo ng papalayo sa baybayin, habang lumalayo sila sa baybayin, bumababa ang lupa, di ba? Ibig sabihin nun, aangat ang pag-grow nila. So, hindi na sila aabot sa super lalim dahil kailangan pa rin nila ng warm water at saka energy ng sun. So, kapag super baba na ng kanilang pwesto mula sa baybayin palabas, paangat na yung kanilang pagdami kasi pupunta sila dun sa kailangan nilang part ng tubig which is may pagka-warm pa at kailangan pa rin nila yung energy ng sun. At pag nangyari yon, ang mabubuo nila dun sa mas malayo sa baybayin ay barrier reef. Kaya nga pataas na, naging parang harang na sila, barrier. So ano ang barrier? Dun sa pangalawang picture na nasa gitna, a barrier reef is a coral reef parallel to the shore but is separated by a channel of water. Yung daloy ng tubig. Kaya separated is because ito yung baybayin, nandito yung pinakauna, bumaba sila ng bumaba tas umakyat dahil hinahanap nila yung tubig na ma-warm pa at saka yung energy ng sun. So yung nasa baybayin na coral reef at saka yung barrier reef, may daloy ng tubig doon. Okay? Lalo sa ilalim, yung undertow na tinatawag. So, yun yung sinasabing separated by a channel of water. Parang naging dalawang grupo na sila. Yung malapit sa baybayin at yung malayo sa baybayin na tumubo pataas. Dinidivide sila ng tubig na nasa gitna. Ngayon, kung mapapansin nyo yung pangatlong picture, yung atoll, coral atoll yon kapag complete name, pero pwede rin namang atoll. Ito yung parang fringing reef din naman. May lupa dapat yung gitnang yan, pero dahil nagkaroon ng erosion, natangay ng tubig, or maybe lumubog, ang naiwanan na lang ay yung nabuong fringing reef sa paligid niya. Kaya nagmukha siyang parang ring. Di naman kailangan eksaktong ring, basta nasa paligid dyan ng lupa dati at nawala yung lupa sa gitna, naiwan sila. Ang tawag dyan ay coral atoll. Alright? Those are the three main types of coral reefs. Ha? Again, ang corals ay mga animals. And they grow, multiply, they cannot move but they multiply seaward para sasalubungan nila yung agos ng tubig na nagdadala ng plankton na kanilang pagkain. At kapag nasa malapit sila ng baybayin, fringing reef, pag lumalayo na sila tapos nawawala na yung init ng tubig, aakyat sila, ang mabubuo nila ay barrier reef. At yung fringing reef, pag nawala yung lupa sa gitna, naging tubig na, magiging coral atoll. Alright, so ano bang importansya ng coral reefs? Some of the many importance of coral reefs to the ecosystem. They provide shelter and breeding areas to many marine aquatic animals including fish.
And it also protects the seashore or coast from strong waves and currents. Kasi nga, di ba, nagiging parang harang sila dun sa baybayin, lalo-lalo na yung barrier reef. So, napipigilan ng barrier reef yung malakas na agos ng tubig, kaya humihina na yung alon. Maliban na lang yung tsunami. Siyempre, masyado nang malaki yung para sa barrier reef. Mud flats. Ano naman yung mga mud flats? Mud flat or tidal flat? Bakit tidal? Kasi high tide, low tide. Yun. Naiiwanan ng high tide. Pagbaba niya, low tide, yung may iwanan. Puro putik. Are areas where mud from the seas or rivers is deposited. So, syempre, pag mag-high tide, may dadalhin niya mga buhangin, bato, lupa. So, pag alis ng tubig, nag-low tide, naiwan yung mga yon, kaya putik-putik ang mud flats. Refer to a land near a water body that is regularly flooded by tides and is usually barren. Ibig sabihin ng barren, patay na lupa. Kasi nga, hindi makatubo ang mga halaman doon dahil laging high tide, maglo-low tide, high tide, low tide. Kaya laging maputik. Mud flats are coastal wetlands that form in intertidal areas. Alam niyo na intertidal areas kanina. Where sediments have been deposited by tides of rivers. Ang sediments yun nga, yung tinatangay ng mga bagay-bagay. So, ito ang itsura ng mud flats. Kung mapapansin nyo, may mga mud flats na malapit talaga sa lupa, aabutan ng high tide to. At meron din naman sa beach. Beach siya, pero putik-putik siya imbis na buhangin. Tapos meron din naman mga normal na itsura tulad nito. Papansin ninyo, parang patay na area, di ba? Malapit sa karagatan. Kasi nga, hindi mabubuhay ang halaman dahil laging tinatambakan ng high tide. Palaging pag iniwanan, putik-putik, di maka-adjust yung mga halaman dito. Sabi dito, usually the areas of migratory birds, kasi nga kahit ganyan yan, nakakapunta dyan yung mga certain species of birds like yung tagak, yung mahabang paa, tsaka mahabang leeg, tsaka yung mga ibang birds na parang sanay dyan kasi mayroong mga crabs dyan, may mga clams dyan na naiiwan sa puti. Crabs, sandalars. Kung alam niyo sandalars, yung parang crab na mukhang ipis. Yun yung sandalars. Mussels or tahong, clams, mollusks, shellfish, and some fish. Punta naman tayo sa salt marshes. Ang salt marshes ay actually either dating mud flats or yung karugtong ng mud flats. So salt marshes, sabi niya dito, starts as a mud flats, gradually building up as sediment settles out. Siyempre, di ba, pag nag-high tide, nagtatambak ng bato, lupa, buhangin. Kaya paglipas ng panahon, naiipon yon at nagkakaroon ng chance na matubuan ng mga halaman. Hindi nga lang ng regular na halaman, basta matubuan ng mga halaman. Usually, yung mga katulad nitong parang damong pang tubig. Okay, yung nakikita nyo dyan sa pictures. As plants arrive, the growth of their roots trap the soil particles, making the mud more stable. So kapag tumubo na yung parang mga damo-damo dyan na pang tubig, syempre dadami na sila, yung ugat nila ay lalalim na, lalawak na, nagkakaroon ng control doon sa lupa. Yung parabang hindi na maluwag yung lupa, imbis na putik na tinatangay-tangay, ay natatrap na doon sa ugat. Kaya nagkakaroon tayo ng ganitong itsurang lugar. Mud flats dati, but sa paglipas ng panahon, maliban na lang kung talagang katabi ng dagat ha, kasi imposible na yon. Talagang high tide, low tide lang doon. Pero dun sa mga papasok na sa lupa na inaabutan ng high tide at low tide, yun yung pwedeng mabuuan ng salt marshes. Na of course, sabi nga dito, nagsimula muna sa mud flats. Parang simpleng lugar pa rin siya, pero at least may mga tumubo na. Hindi katulad ng mud flats na talagang putik-putik, bato-bato lang. Okay, sabi dito, salt marshes or tidal marshes are intertidal zones where seawater meets the freshwater from rivers. Ito yung definition na nakuha natin kanina dun sa estuary. Kasi nga, estuary is more of a general term. Tapos pag sinabi natin intertidal zones, ay makakapag-categorize na tayo ng iba't ibang uri ng intertidal zones. Ito ay yung lugar kung saan nagkikita na ang tubig ng ilog at ang tubig ng dagat. Salt marshes are area of low, flat, poorly drained. Nababaha, tapos hindi agad natutuyo. The ground that is subject to regular occasional flooding by salt water and is covered with thick mat of grasses and grass-like plants. Salt marshes have extremely low oxygen level. Ang tawag dito sa condition na ito ay hypoxia, yung napakababa ng oxygen level. Bakit? Kasi nga, dahil putik-putik yan at may peat dyan. Ano nga ba yung peat? Yung tambak ng mga nabubulok na halaman. Siyempre, pag namatay yung halaman, mabubulok at nagiging parang substance. So, dahil dun sa mga nabubulok na yon, nagkakaroon mga bakterya at yung bakterya na yon ang kumakain sa oxygen. Kaya low oxygen level yung mga salt marshes. Yun din yung dahilan kung bakit sa mapuputik na lugar ay nakakaamoy tayo
ng parang mabahong or bulok na itlog dahil din sa mga bakteriyang yon na naglalabas ng sulfurous smell ay nagiging amoy bulok na itlog ang mga lugar na mapuputik. Yung salt marshes ha, hindi yung mga lugar na nagkaroon ng putik. Siyempre iba naman yon. Salt marshes are usually areas for some birds. Of course, may birds pa rin. Katulad yung mud flats nga, may birds. Ito pa kaya may mga damo-damo. Merong clams, mussels, crabs, snails, shrimps. Meron ding crocodiles. Kaya nga sa ibang bansa, yung mga salt marshes ay merong mga crocodile na nakatago doon sa damo-damo. Sometimes alligators too, pero ang alligators kasi hindi masyado sa tubig alat. Paminsan-minsan pumupunta dyan para maghanap ng pagkain, pero ang alligator hindi nag-i-stay dyan. Kaya kung may nakita kayong parang buhay dyan, those are crocodiles. Anong pagkakaiba ng crocodiles at alligators? Meron, depende sa shape ng kanilang bibig, ibang topic na yon. Meron din mga ahas dyan, si grasses of course, kaya nga may mga damo-damo dyan, and other plants that are tolerant to salt water. From there, we now go to rocky shores. So, intertidal zones, nakita nyo kanina yung iba't ibang klaseng intertidal zones or kung saan nakikita yung tubig, dagat, at saka yung lupa, high tide, low tide, yung area yon na tinatakpan ng high tide at na-expose ng low tide, yun yung intertidal zones. At ang example na nakita natin kanina ay yung mga beaches na bababato. Kapag ang beach or tabing dagat ay mababato, ang tawag na doon ay rocky shores. Marami rin tayo niyan sa Pilipinas. Rocky shores. Yung bang pagpunta mo sa dagat, imbis na buhangin, mga bato yung hahakbang-hakbangan mo bago yung dagat. Rocky shores ang tawag doon. So, form in areas where the eroding wave is removing material away from the cliff edge. Kaya mabato-bato yon kasi dating cliff yon or parang dating mga bundok yon na matitigas. So, habang nag-high tide, low tide, nagkakaroon ng erosion, nagtatangay-tangay ng mga particles ng mga buhangin. Kaya unti-unting nagigiba yung mga bato-bato hanggang maiwanan itong mga ganitong itsura sa tabing dagat. Rocky shores ang tawag dyan. Ang mga animals na nandyan, commonly mga tabing dagat na mababato ay mga plankton, yun nga yung kinakain ng corals kanina. Brittle stars, yun, yung nandoon, yung parang star na payat. Sea stars, yung nandito na parang starfish. Hermit crab, yung alimango na may shell na parang suso. Meron siyang shell na parang suso na malaki, pero alimango yung nasa loob. Hermit crab ang tawag doon. Barnacles, ang barnacles ay mga animals din, pero kumakapit, tapos sila yung makikita nyo sa mga whale or mga balyena na nakadikit sa balyena at saka sa ilalim ng mga barko at mga bangka. Ayan, mga barnacles yun. Limpets, parang mga barnacles, ang pagkakaiba lang nila, yung limpets, ito, yan ang limpets. Ito yung barnacle, may parang nakalabas na animal, di ba, shell, tapos parang may nakalabas na bibig. Ang limpets naman ay parang barnacles pero sarado, parang shell lang talaga siya. Mollusk, yung picture ng mollusk dito ay iba-iba kasi nga ang mollusk ay actually isang grupo ng invertebrates kaya iba-ibang mollusk ang nakalagay dito. And meron din tayo mga periwinkle, yan ang periwinkle, yung parang shell na may stripes. Also shrimps and prawns, crabs, yung mga ganon. Yan ang mga animals na nasa rocky shore. Kaya nga kahit ganyan yung lugar, marami pa rin mga buhay na animals dyan. And finally, we go to mangrove forest. Ano ba mangrove forest? Basically, the word mangrove are trees and shrubs na kayang mabuhay sa tubig alat at ang pinaka-itsura niya ay yung ugat nila nasa ibabaw. Nakikita natin sa ibabaw ng lupa, ibabaw ng tubig. Kaya makikita yung picture, ito yung mga halaman, tapos nakalitaw yung mga ugat niya. So mangrove forest kasi kapag dumami na sila at naging parang gubat na nagawa sa mga mangrove trees. Mangrove forests are a group of trees or shrubs that grow in tropical, coastal, saline, or brackish water swamps. Pag sinabing tropical, ito yung mga warm areas. Composed of mangrove trees that are adaptive to salt water or kaya mabuhay sa salt water, typically with numerous tangled roots, yung nga yung maraming ugat-ugat, above ground and form dense thickets. Thickets is just a term for makapal, makapal na growth. Yan, kaya kung mapapansin nyo yung picture, di ba, parang ang dami-daming ugat sa ibaba, tapos parang ang kapal-kapal nung kumpulan ng mga ugat na yon. Kaya nga dense thickets, dense is siksik. Tickets are yung kumpul-kumpulang makakapal na yun. So mangrove forests are breeding grounds for different kinds of tree animals. Tree animals kasi nga, di ba, water sa baba. So basically, yung ibang most of the animals there na land animals ay nandyan sa tree sa itaas. Birds, syempre may trees naman, pwede naman. Amphibians, reptiles, fishes, and shellfish. So some of the many importance of mangrove forests to the ecosystem, mahalaga din naman yan.
provide essential habitat for thousands of species. It also protects and stabilizes shorelines. Ang ibig sabihin nun ay, syempre may mga ugat, may mga tumubo. Makokontrol niya yung ating shoreline. Hindi basta-basta masisira yung ating, kumbaga, margin sa lupa at saka yung teritoryo ng dagat. Hindi basta-basta masisira kasi may mga puno dyan na kayang protektahan itong area nito mula sa erosion, and it also prevents soil erosion. Sabi ko nga kasi pinoprotektahan niya yung ating kalupaan. And it protects people and land from flood, waves, and storms. Bakit? Siyempre, hindi naman biglang makakapasok ang malaking agos dyan. So, haharangin niya ng mga mangrove forest natin. Tapos, nakakatulong din yan sa pagsipsip ng tubig para hindi masyadong magbaha or maging mataas ang baha. Kaya nga mahalaga na hindi nasisira at nadadagdagan pa lalo ang mga mangrove trees natin dyan sa area na yan. Okay? So, ganyan ka-importante ang ating mangrove forest. So, maliban sa atin, of course, naturally, para dun sa mga animals na tinuturing yan as habitats. So to summarize, different habitats found in estuaries and intertidal zones. Ano ulit ang estuaries? Ito ay yung bibig ng ilog na makikipagkita sa dagat. Ang pag sinabi naman intertidal zones, ito yung area kung saan sinasakop ng high tide at pinapalitaw ng low tide. So meron tayong tinatawag na coral reefs, mud flats, salt marshes, rocky shores, at saka yung huling diniskas natin na mangrove forest. Pagbalik naman natin dun sa abiotic factors, nandyan yung waves or yung paggalaw ng tubig, salinity or yung level ng alat ng tubig, temperature, hindi lang ng tubig, kundi pati na rin ng surrounding environment, available sunlight, at saka yung uri ng soil. Rocky ba yan? Muddy? Gawa ba sa decomposing plant particles? Or buhangin? So yan mga abiotic factors na nakaka-apekto sa mga lugar na yan. So let's try an activity kung may natutunan nga tayo. At ako rin, of course, kung naaalala ko yung diniscuss ko kanina. Kung sa discussion pa lang na-absorb nyo na yung information, kahit ano pang activities or questions related to that discussion, ay kayang-kaya nyo ng sagutan. Pero just to complete this video, let's do one activity from the module under what's in with the directions right through daw if the statement is correct and false if this statement is wrong. So let's go ahead and check out the activity. So we have questions number 1 up to number 5. The intertidal zone is known as the area where land meets the sea between high and low tide zones. Is it true or false? Number 2. All plants and animals daw can survive in too much salty water. Totoo ba yun o hindi? Number 3. The temperature in the intertidal zone changes because of the tides and the amount of sunlight. Number 4. The different types of soils in an intertidal zone have an effect on the kind of living organisms that lives on it. Nakakaapekto ba yung iba't ibang uri ng soil dyan? Yung bato, buhangin, putik, dyan sa mga intertidal zones sa pamumuhay ng mga organisms na nandyan. And number 5, intertidal zones are covered with water during low tide. Let's give you 30 seconds to answer. Up sa aba ng ating screen. So ano ba ang sagot dito? The sagot or the answers are true para sa una, kasi nga ito nga yung lugar kung saan nagkikita ang dagat at lupa at nasa pagitan ng high tide at saka ng low tide, yung area na yun na nasa gitna. False number 2 kasi hindi lahat ng halaman at animals pwede dyan. Okay? Yung kaya lang sa maalat na tubig. Number 3, totoo yan dahil ang temperature sa mga intertidal zones nagbabago dahil pag high tide,
low tide, nakakaapekto yung init ng araw kapag may tubig at pag walang tubig. Mas mainit pa nga yung pag merong tubig eh. Number 4, totoo yan because of course nakakaapekto ang mga iba't ibang uri ng soil. Dahil kapag ganito ang uri ng soil sa isang intertidal zone, ay hindi pwede yung specific animal na hindi ganon yung tinitirhan. Kaya nakakaapekto ang type of soil. Also dun sa number 5, sabi dito, ayan, natatakpan ko. Ayan, oh. Also number 5 because hindi naman covered ang intertidal zone ng tubig kapag low tide. Low tide nga eh. Kaya nga na-expose yung lupa kasi bumaba yung tubig. Alright? And with that, we are done with Science 5 quarter number 2 topic, estuaries and intertidal zones. Isang activity lang ang ating ginawa mula sa module, but the most important thing, na-discuss natin ang topic, ang lesson, nakapagbigay tayo ng detalye, nakapagdagdag tayo ng detalye, at mayroon tayong mga pictures na makakatulong para mas maintindihan kung ano ba ang mga ito na nandyan sa inyong module about estuaries and intertidal zones. So it's another video once again completed para sa ating Science 5. This is Sir Z once again asking for your support and help to spread out this video lessons because the purpose of this video lesson, why it was created was because para matulungan ang estudyante na nag-aaral sa kanilang sa bahay kasi hindi lahat kaya mag-online. Yung iba lang, mga siguro out of 40, mga 7 lang ang nakakaya mag-online sa amin. At least kapag ganito ay kaya nilang panoorin nito kung saan malakas ang signal at kung kailan kaya ng kanilang load sa kanilang mobile devices and para makatulong din po sa inyo. So I'm inviting you all to spread out the love, spread out the knowledge, share, like, and subscribe. So for the meantime, see you again in our next lesson for the following week or for the following module. This is Sir Z once again from Sir Z TV Teach, Train, Transform. Wishing you the best. Stay safe. Class dismissed.